Good day mga ka-sports natin dyan, ngunit para sa mga fans ng Cheretigo, mukhang hindi maganda ang ating ibabalita ngayon dahil sumabog na nga ang issue at ang katotohanan sa paglipat raw ni Aya Laure, EJ Laure, and Buding Duremdes. Nakakalungkot naman to mga ka-sports kung ito talaga ang mangyayari. Ngunit talagang walang lihim raw na hindi mabubunyag dahil tuloy-tuloy na raw ang paglipat ng nasabi nating tatlong star player ng Cheretigo crossovers. Saan naman kaya sila lilipat? Matanggap naman kaya ito ng kani-kanilang mga fans? Alam naman natin na si Aya Laure at EJ Laure at Buding Duremdes ay mga magagaling na balibulista. At kung aalis nga sila sa nasabi nating Cheretigo, mukhang malalagasan nga sila ng mga magagaling na players. Lalo sa Aya Laure ay isa nga sa mga pinaka-star players nila at itong kanyang kapatid. Ano ang mangyayari ngayon sa Cheretigo? Ang katotohanan sa paglipat ng tatlong nabanggit nating volleyball players, ating sisiyasatin. Kaya't panoorin nyo ang ating vlog hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, kung bago ka muna sa aking YouTube channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Nakakagulat nga ang lagasan ng mga players sa Cheretigo crossovers matapos ngang napabalita na si Aya Laure, EJ Laure ang kapatid nito, and si Buding Duremdes na isa sa mga magaling na libero ng Cheretigo. Kamakailan nga lang ay nagkaroon pa sila ng pictorial ng September lang ito naganap at mukhang nag-i-enjoy naman sila at masasaya. Ngunit sa kabila nito ay sumabog nga ang issue na may lipatan na magaganap. Ngunit maraming nakapansin nga kay Aya Laure na tila ba daw hindi masyado masaya sa nasabi nating pictorial na ito. At tila ba medyo pilit pa ang mga ngiti nito. Yun ang napapansin ng mga netizen na mukhang hindi daw masyado happy na itong si Aya Laure. Pero alam naman natin na si Aya ay ganito lang naman talaga ang kanyang personalidad. Hindi siya masyado palangiti at minsan lang talaga siya ngumiti, pero mabait yan si Aya Laure. Pero according nga kay Chang Abi Maranyo, dahil in-interview siya dito, sabi niya abangan daw sila dahil meron daw silang pasabog sa kanilang team sa Cheretigo. Kung kaya inaasahan talaga ng mga fans ng Cherry na buo pa nga sila, dahil nga pagkatapos ng Alas Pilipinas at nirelease na nga itong si Aya Laure at nakabalik na nga dito sa Cheretigo. Pero eto naman ang issue. Sinabi nga ni Abi Maranyo na kaabang-abang daw sila sa next conference sa All Filipino. Pero ang lumabas ngayon na issue ay si Aya Laure nga, EJ Laure at Buding Duremdes ay aalis na sa kanilang team. So sino-sino na lang ang mga matitira ngayon pagdating nga sa kupunan ni Chang Abi Maranyo. At take note ha, si Abi Maranyo ay meron din yan rumor na aalis, pero hindi pa tayo dyan sure dahil yan ay rumor lamang. Pero itong si Aya Laure mukhang 100% di umano ay mag-i-exit na talaga ito sa nasabi nating kanyang team. Marami naman mga fans ng Cheretigo ang nasasayangan sa sinasabing ang pag-alis ng tatlong players natin na malalakas. Kasi malaking kawalan rin nila si Buding Duremdes sapagkat malakas ito na libero. Lalo na si Aya Laure ay isa sa mga pinaka magaling nila na outside spikers. At si EJ Laure naman ay magaling rin na opposite hitter. Kung mawawala ang magkapatid na ito, talagang malaking kawalan ito para nga sa Cheretigo. Dahil alam naman natin noon pa nga, kahit narito sa Aya Laure, EJ Laure at Buding Duremdes, ay mukha sana talagang may pag-asa naman silang magkaroon nga ng gold medal. Pero kung aalis nga ang mga nabanggit natin players, ay mauulats na naman dito ang Cheretigo team at mawawala na nga sila ng pag-asa para mag-champion. Dahil iba talaga ang lakas ni Aya Laure. At may usap-usapan nga ngayon na sa Choco Mucho lilipat ang nasabi nating tatlong star players na ito. Well, kung sa Choco Mucho talaga ito lilipat dahil ito ay rumor pa lamang,
masasabi ko na kapag lumipa talaga itong si Eya Laure, EJ Laure at Buding Duremdes, lalakas ang Choco Mucho dahil magagaling naman ang nabanggit nating tatlong star players na ito. Kaya wine-welcome na nga sila ng UB fans. If ever talaga na mangyari ito, magaganap na ang dalawang star players na si Rondina at ang ating Eya Laure, ang kadiagonal niya. Sobrang lakas nito. Parehas nga silang galing or produkto ng UST at malaki talaga ang maitutulong ni Eya Laure kung sa Choco Mucho siya mapupunta. Pero huwag munang magsaya dito ang mga fans nga ng Choco Mucho sapagkat may rumor din na sa PLDT ito lilipat. Well, abangan na lang natin ang mga susunod na pangyayari. At naniniwala naman ako kahit saan lumipat si Eya Laure ay may chance na nga sila muling magkaroon ng podium finish dahil kung sa PLDT siya mapupunta, malakas rin ang PLDT at kung sa Choco Mucho, malakas rin dahil may si Rondina. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball at para hindi ka mauli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.